Magandang araw, Sir Caspar. Ako po si Christina, 28 anyos, Taubong Leyte, Visayas. Gusto ko lamang pong ibahagi ang naging karanasan ng aking tiyahin na itago na lamang po natin sa pangalang Tia Jolie. Karanasan niya ito noong siya ay nasa 25 anyos pa lamang. Magkapatid sila ng aking itay. Dalawa lamang silang magkapatid. Panganay si itay. Isasalaysay ko po ang kwentong ito sa point of view ng aking tiyahe na si Jolie. Para mas maunawaan po ng inyong mga tagapakinig. Ito ay ibinahagi niya sa amin ng kami ay mga bata pa lamang. At hanggang ngayon, daladala namin sa aming isipan ang kwento niyang ito. Eto na po. Magsisimula na po ang kwento. Maaga akong nagising ng araw na iyon para maghanda ng almusal ng aming mag-anak. Bata pa lamang ay natuto na ako sa mga gawaing bahay. Lalo na at ayaw ko rin na napapagod si nanay. Naghahanda na rin ako sa pagpunta sa bundok kasama ang aking nakakatandang kapatid na si Arthur para mangahoy at manguha ng mga baon ng niyog o niyog mismo. Malawak ang niyogan. Walang nagmamay-ari niyo noong araw. Kaya kaming malapit sa bundok ang pwedeng kumuha roon para pantusto sa pang-araw-araw na pangangailangan dahil na rin sa hirap ng buhay. Maluwang ang maraming niyog kaya walang nag-aagawan at tiyak na marami-rami kaming naiuwi. Nang matapos magagahan, naligo at nagbihis na ako. Mas mainam na maaga makakarating roon para makarami ng kuha at malaki ang maibigay kay inay. Oo, ibinibigay namin kay inay ang napagbentahan. Nang matapos na akong magbihis, lumabas na ako. At sakto namang lumabas na ng silid ang aking kuya Arthur. Agad niya akong niyaya na magtungo sa bundok dala ang aming pananghalian, tubig at merienda. Dahil tiyak na aabutin kami ng hapon. Naalala ko pa nga nun, ang merienda namin ay nilagang saging, yung hilaw pa. May pinaglalagyan kami ng aming nakukuha na kubo na nasa bundok mismo. Para kapag marami na, ay kukunin na lamang roon. Safe naman iyon dahil mababait naman ang mga tao rito sa amin. At yun nga, inakyat namin ang matarik na bundok hanggang sa marating namin ang patag na lupa kung saan nakatanim ang mga naglalakihan na mga niyog. Kagad naming sinimula ni kuya ang gawain. Wala kaming sinayang na sandali. Time is gold, ika nga nila. Ilang minuto lamang ang lumipas, nakapuno na kami ng isang sako. Nagtulungan kami ni kuya na ilagay iyon sa kubo. Masakit ang katawan ko kaya nagpasya akong magpahinga muna pansamantala sa kubo. O sige, magpahinga ka na muna. Balikan na lang kapag ayos na ang pakaramdam mo. Sabi ni kuya na tinanguan ko naman. Mabuti na lang at mahigaan ang kubo kaya naman nagpasya ako na mahiga muna para mai-relax ang katawan. Ngunit nagising ako sa pakaramdam na para bang may nakatingin sa akin. Nagmulat ako ng mga mata at kaagad na napabangon nang makita ang isang maputing lalaki na nakatitig sa akin at nagkikislapang mga mata. Kaagad akong nagsusumiksik sa gilid ng higaan at halos manginig sa takot. Sino ang lalaking ito? Bakit ganoon ang itsura niya? Sino ka? Tanong ko habang yakap ang katawan. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Sambit niya. Tinanong ko kung ano ang pangalan niya. Ang sabi niya, Gino daw. At nakatira siya sa hindi kalayuan sa kubo. Nakita daw niya ako kaya nilapitan niya ako at gustong makipagkilala. Nagtaka naman ako na mayroon palang nakatira rito sa bundok. Dahil sa pagkakaalala ko, wala talagang nakatira roon.
Baka bagong salta. Kako na lang sa isip ko. Maganda daw kasi ako. O diba, ang haba ng buhok ko. Pakigupit nga. Kahit ganun pa man ay nakakaramdam pa rin ako ng takot. Lalo na at ngayon ko lang siya nakita. Tumayo siya at nagpaalam na aalis na lang kung natatakot lang din daw ako sa kanya. Nang makaalis siya, ay doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Sa totoo lang, gwapo ang lalaki at maganda ang pangangatawan. Tsaka mukhang mabait naman. Isa na walang bahala ko na lamang iyon. At nagtungo na kung nasaan si kuya para tulungan siya. Lumipas sa mga araw. May napansin ako na parang may pagbabago sa sarili ko. Para bang hinahanap ko ang pasyensya ni Gino ng mga sandaling iyon. At lagi na lamang laman ng aking isipan ang binata. Na parang gusto ko siyang makita palagi. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa ginagawa. Mukhang napansin ni kuya ang pagiging balisa ko. Ayos ka lang, Julie? Tanong niya sa akin. Oo, ano kuya? Tanong ko. Huminga ng malalim si kuya. Kung masama daw ang pagaramdam ko ay umuwi na daw ako. Tinanong ko si kuya kung ayos lang ba na mag-isa siyang uuwi mamaya. Sinagot niya man niya ako na oo. Hindi ko alam pero na mga sandaling iyon, parang may gusto akong puntahan at gawin. At iyon ay ang puntahan si Gino. Kunwari ay nagpaalam ako kay kuya na uuwi na. Pero nagtungo ako sa kubo. Naghintay ako ng ilang sandali hanggang sa marinig ko ang boses ni Gino. Kaagad akong lumingon. At nakita siyang nakatayo sa di kalayuan sa akin. Napangiti ako at ngumiti rin siya pabalik. Bumalik ka. Saad niya na parang siguradong sigurado sa sinasabi na para bang inaasahan niya na pupunta ako roon. Hindi ko alam pero sa totoo lang parang may bumubulong sa akin ng mga sandaling iyon. Nahanapin siya at puntahan. Pero hindi ko aaminin sa kanya. Saan ka nakatira? Tanong ko na lang dahil curious ako kung saan siya nakatira. Ngumiti siya ng malapad saka sinabing ipapakita niya sa akin kung saan siya nakatira. Walang pag-alinlangan na sumunod ako sa kanya. Pakiramdam ko hindi ako napapagod ng mga sandaling iyon habang nakasunod sa kanya. Huminto siya at sinabayan ako sa paglalakad. Hanggang sa hawakan niyang aking kamay. Natigilan ako ng maramdaman na napakalamig niyon. Ngunit hindi ko na lang iyon pinansin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa huminto kami sa isang yungib. Diyan ako nakatira. Gusto mo bang sumama? Tanong niya. Natigilan ako. Anong ibig niyang sabihin? Bakit dyan siya nakatira? Napaatras ako para akong naingkanto ng mga sandaling iyan. Nanlaki ang mga mata ko ng mapagtanto iyan. Naingkanto nga ba ako? Sa totoo lang, naniniwala ako sa mga engkanto, aswang at iba pa. Napatingin ako sa lalaki na ngayon ay naghihintay ng sagot ko. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at hinaplos ang pisngi ko. Parang may kung anong magnet ang mga mata nito na gusto kong sundin siya. Sasagot na sana ako nang marinig ang pagtawag sa akin ng aking kapatid. Julie! Nasaan ka? Julie! Napakurap ako sa isang iglap lamang ay nawala na ang lalaki sa aking harapan. Ngunit ng mga sandaling iyon ay napagtanto kong nagugustuhan ko na siya. Aroy! Ang kanyang gwapong mukha, ang kanyang maskuladong katawan at iba pa. Ano pa ba itong nararamdaman ko? Julie, nandito ka lang pala. Bakit hindi ka umuwi sa atin? Kailangan ko pang bumalik dito. Sabi ni Kuya Arthur.
Napalingon ako sa kanya at tinanong kung nakita ba niya ang lalaking nakita ko. Umiling lamang si kuya at inakay na ako papauwi. Humingi rin ako ng tawad dahil imbis na umuwi ako, kung saan-saan pa ako nagpupunta. Muling napatingin ako sa kuweba. Paano kung puntahan ko siya bukas doon? Tanong ko sa aking sarili. Nang makarating ako sa bahay, wala akong ganang kumain, kaya nahiga ako sa kama at ipinikit ang mga mata. Nangangarap na sana sa panaginip dalawin ako ni Gino. Hindi nga ako nagkamali. Dinalaw nga ako ni Gino sa panaginip. Papunta kami ng aking kuya sa bundok ng umagang iyon. At dahil sa gusto kong makita si Gino, nagpaalam ako kay kuya na aalis lang sandali. Tsaka nagtungo sa kuweba kung saan nakatira si Gino. Nakita ko siya sa isang tabi at mukhang hinihintay ako. Niyaya niya ako sa loob ng kuweba. Nalula ako ng pagpasok roon ay makita ko ang ganda ng loob ng kuweba. Napakaliwanag at may mga ginto sa paligid at iba pa. Napatingin ako kay Gino. Sa iyo lahat ito? Tanong ko. Tumangotango siya. Oo, sa akin. Kung sasama ka sa akin, lahat ng mga mayroon ako na nakikita mo ay mapapa sa iyo. Aniya, habang titig na titig sa akin. Tinanong ko si Gino kung bakit niya ito ginagawa. Ang sabi niya, gusto niya ako at gusto niya ako maging asawa. Nang makita daw niya ako ay nabighani daw siya sa angkin kong kagandahan. Gagawin niya akong reyna sa kanyang palasyo. Nang mga sandaling iyon na hindi ko alam ang gagawin ko, sasagot na sana ako nang biglang niyog-yog ng aking ina ang aking balikat. Anak, gumising ka! Sigaw ng aking ina. Kagad naman akong napadilat ng mga mata. Nakita ko ang aking ina na nasa paanan ng kama at umiiyak. Inay, bakit po? Tanong ko. Umiiyak lamang siya. Ang aking kuya ang sumagot sa tanong ko. Nakita ko ang luha sa mga mata ng aking kapatid. Ang lamig mo kanina at mahina ang pintig ng puso mo. Sagot niya. Huminga ako ng malalim at bumaba ng kama at saka niyakap ang aking ina. At nagkwento sa panaginip ko. Ikwento ko lahat ng mga nangyari sa panaginip at sa nangyari noong nakaraan. Nakapagdesisyon si nainay na ipaalbularyo ako. Kaya kinaumagahan, nagtungo kami sa pinakamalapit na albularyo at pinatingin ako. Sinabi namang gagamot na nagustuhan ako ng isang engkanto at gusto kong isama sa palasyo niya at gawing reyna. Ang totoo, alam ko talaga na naengkanto ako, pero hindi ko alam kung bakit gustong gusto ko siya. Gusto ko siyang makita at makasama. Pinayuhan ako ng manggagamot na iwasan ko ang engkantong iyon kung gusto ko pang makasama ang mga mahal ko sa buhay. Tsaka binigyan niya ako ng kwintas na pangontra sa mga engkanto. Kinaumagahan, muling nagtungo kami ni Kuya Arthur sa bundok para manguha ng niyog at mga ahoy. Pinayuhan niya ako na huwag akong lalayo sa kanya. Ngunit ang mga sandaling iyon ay gusto kong makita si Gino. Gusto kong masilayan ang kanyang muka. Nasasabi kong makita siya at makasama. Kaya palihim akong tumagas. Nagtungo ako sa kuweba na sinasabi ni Gino. Tinatawag ko siya. Gino! Sigaw ko, tsaka inalis ang kwintas. Itinapon at nilapitan siya. Niyakap niya ako pabalik. Nakapagdesisyon na akong sumama sa kanya. Gusto kong maranasan ang kaginhawaan ng gusto niyang ipatamasa sa akin. Gusto kong maging reyna ng kanyang kaharian. Nagpakita ako sa panaginip mo. Saad niya. Tumangotango ako. Tinanong niya ako kung gusto ko daw bang sumama sa kanya ngayon din. Tumanggi ako.
Ang sabi ko, kailangan kong magpaalam muna sa aking mga magulang na gusto kong sumama sa kanya. Natakot siya na baka hindi ako papayagan. Ngunit ang sabi ko, kaya naman niya akong kunin sa panaginip. Kunin na lang niya ako doon. Napangiti si Gino at napatango-tango, tsaka lumapit sa akin at hinalikan ako sa noo. Tsaka sinabi na mahal niya ako at hihintayin niya ako sa aking panaginip. Nagulat ako nang marinig ang pangalan ko na tinatawag ni Kuya Arthur. Napalingon ako at nakita si Kuya na tumatakbo papalapit sa akin. Tinanong ako kung ano ang ginagawa ko sa lugar na iyon. Nagdahilan ako na naglibot-libot ako. Ngunit alam ko na hindi siya naniniwala sa akin. Tinanong niya ako kung nakipagkita daw ba ako sa engkanto. Nagyuko ako ng ulo at tumango. Dahil kahit magsinungaling ako, alam kong malalaman din niya ang totoo. Diba, may kwentas ka na pangontra sa engkanto? Tanong niya. Sinabi ko na tinapon ko iyon. Alam kong nagagalit na ang aking kuya, pero pinipigilan lamang niya. Niyaya niya akong umuwi na sa bahay. Pagdating sa bahay, si kuya na ang nagsabi kina inay at itay na nakipagkita ako sa engkanto. Sinabi ko na mahal ko si Gino at gusto kong sumama sa kanya. Umiyak si inay at sinabing huwag kong gagawin iyon. Ngunit ipinagpilitan ko na gusto ko nang sumama sa kanya. Ngayon lang ako nagmahal ng ganon at gusto kong maging rena niya. Anak, mas importante ba ang engkanto na iyon kaysa sa amin? Malungkot na sabi ng aming ama. Nagyuko ako ng ulo at sinabing hindi ko na kayang mawala sa aking buhay si Gino. Dahil mahal ko na siya, kaya sana hayaan na lang ako. Nang gabing iyon ay nagpakita sa aking panaginip si Gino at tinanong kung handa na ba daw akong sumama sa kanya. Biglang pumasok sa isip ko ang mga naging sagutan namin ng aking magulang. Bigla akong nakaramdam ng lungkot dahil hindi ko na makikita ang aking kapatid at mga magulang. Kaya nag-isip ako ng paraan para kung sakaling pwede ako makabalik sa amin. Gusto kong sumama. Pero hindi ako naging masaya sa Gusto kong sumama. Pero kung hindi ako maging masaya sa buhay na ibibigay mo sa akin, malaya ako makakauwi sa amin. Maaari ba yun? Tanong ko. Matagal bago nagsalita si Gino pero kalaunan ay tumango siya at sumang-ayon sa sinabi ko. Magkasama kaming nagtungo sa loob ng kuweba. At mas nalula ako sa palasyo niya na puno ng kayamanan. Pagdaan ng ilang araw, nakakaramdam ako ng kakulangan. Oo, nasa akin lahat ng kayamanan pero namimiss ko ang buhay ko sa mundo. Kaya nang gabing iyon ay kinausap ko si Gino. Gusto ko nang makita ang mga magulang at kapatid ko. Nangako ka, diba? Tuparin mo iyon. Sabi ko, tumango-tango si Gino. Hindi naman daw siya masamang engkanto. Nagustuhan lang daw niya ako kaya gusto niya akong makasama at itira sa kanyang palasyo. At baka sakali na gustuhin ko na makasama siya sa palasyo niya. Ngunit sinabi ko sa kanya na mas importante ang pamilya ko kaysa sa kayamanan. Sinabi niya sa akin na hindi na niya ako guguluhin. Ngumiti siya. At sa isang iglap lang ay nagising ako. Mabuti at gising ka na anak ko. Sigaw ng aking ina at niyakap ako. Tinignan ko ang aking ina at niyakap siya, saka humingi ng tawad. Sinabi ko na mas importante ang pamilya ko kaysa sa kayamanan na inaalok ng engkanto. Ayos nang maging mahirap basta kompleto ang pamilya at masaya sa ginagawa. Isang araw na raw akong walang malay noon at mataas ang lagnat. Kinaumagahan, muling nagtungo kami sa bundok ng aking Kuya Arthur. Nang matapos kami,
Nagtungo kaming dalawa sa kuweba at nagpasalamat dahil naging mabuti ang engkanto sa akin at sa aking pamilya. Nang mga sandaling iyon ay may natutunan ako. Mas mahalaga ang pamilya kaysa sa kayamanan. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang kasiyahan. At para sumaya ka, ay dapat buo ang iyong pamilya. At hindi mo ipagpalit sa yaman na wala naman kasiguruduhan kung kahanggat kailan ka pasasayahin. Araw-araw ay nag-aalay kami ng kung ano-ano sa kuweba bilang pasasalamat sa kabutihang loob ng engkanto. At habang tumatagal, gumaganda ang bintahan namin at dumadami rin ang naaani naming niyok. Nagkaroon din kami ng mga tinangkilik. Nabiyaan ng magandang trabaho ang aking itay kaya gumandang aming buhay. Simula nang makilala ko ang engkanto na iyon ay gumandang buhay namin. Marahil isa siya sa mga nagbibigay ng biyaya sa amin na labis kong ipinagpapasalamat. Ilang buwan ang nakalipas, nakakilala ako ng isang binata na isa ring tagakuha ng nyog sa bundok. Niligawan niya ako at dahil porsigido siya ay sinagot ko siya. Hanggang sa nagpa siya kaming magpakasal, biniyayaan kami ng dalawang anak at isang babae, isang lalaki. Isang babae at isang lalaki. Sa ngayon po ay magkanya-kanya na kaming negosyo. Oo. Naiahon sa hirap ang buhay namin noon dahil sa pagpuporsige. May sarili na kaming bigasan at kaparahan. At tumatanggap na rin ako ng mga kalakal mula sa iba't ibang baryo. Ganon din ang kuya ko. Bumibili siya ng mga lupain. At hanggang ngayon, ay patuloy pa rin namumuhay ng matiwasay. At dito na po magtatapos ang kwento. Muli, ako po ito, si Christina. Maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento at salamat din kay Sir Casper sa pagpili ng kwento ng aking tiyak para ibahagi sa iyong mga tagapakinig. Sana'y may mapulot kayong aral sa kwentong ito. Hanggang dito na lang po. God bless to your channel, Sir Casper. Ang buhay ay sadyang mahiwaga at puno ng kababalaghan. May mga bagay na hindi natin paniniwalaan hanggat hindi natin mararanasan. Pero kahit anong mangyari ay huwag ninyong kakalimutan ang magkapi palagi. Salamat sa Diyos.